Araw mga tropa, welcome back to my YouTube channel, RA Class. Uli po si Papa Bay, pumabati ng magandang araw. Ngayon kasing araw na to, mayroon naman tayong gagawin panibagong vlog. So, inanyahin ko yung Papa Bay, na kung libre ko sa time, free time kayo, samahan niyo si Papa Bay sa panibagong vlog natin ngayon. So, ito kasi may mga nagawa na tayong previous vlog nito, pero ngayon balong ikuka natin. Ilalalimang pa natin yung pag-vlog natin. Dito kasi papakita natin dito kung paano yung interconnection one by one hanggang sa matapos. Paglagay ng pagbuo ng frame, paglagay ng anong crossbar, and same time yung mga screen, expanded wire, tamba, support. So basta lahat ng kwan pwedeng ilagay pagkabit. Papakita natin one by one. So ipapaliwanag natin pati yung mga kwan dito, yung mga clearance, yung clearance ng ilalim, taas, tagiliran. So kung ano ba lahat ng materialis, babanggitin na natin. So kaya kung interesado ulit kayo sa ganitong topic, ito yung unlock aluminum screen swing door. Stoko sa baba pero dalawang hati kasi yan ang request. Then expanded wire sa taas. With expanded wire saka screen mesh. Screen mesh kasi kuha naman yun as a standard yun. Parang hindi pumasok yung insect. So yung ginamit pala natin dito, instead na 1x2, uno. Yun ang request ng client. So nababalikan siya sa dos. So uno ginawa natin. So kung handa kayo katropa, mas better kung maghawak kayo ng panulat, notebook, kapil o lapis para yung mga kuha natin, take note nyo, isulat nyo. Kasi yung mga materials na gamitin, babangitin natin one by one. So isulat nyo. Ano? So ulitin natin. Analog aluminum swing screen door, ginamit natin SF-101-1 auto. Kasi maraming size to. Tapos stucco, expanded wire sa taas. So let's go. Punta na natin. Ito yung gawa natin. Hamba, ayan, one by one request natin client. Pero ito kasi nga dalawa kasi ginagamit ng hamba, common sana 1x2, minsan 1x1 ito yung sa situation. So ngayon ginamit natin yun 1x1. After kasi magamit putulan natin yung ating hamba, isusunod natin yan yung ating yung frame ng screen door. Ay, diming-ming, wampa. Extra. Oh, magbigay naman tumahan, Ming. Balik tayo dito sa upoto. Kita niya yung pinuputo na yan. Yan yung SF-101-1 auto. Ito isang klaseng kwan yan. Isang klaseng stick load. Pero kung itong SF-101-1 auto, ito yung pinakang main frame ng ating screen. So ito yung ito pinakabit. Hinges, kinakabit screen screen, mounted wire, pati yung toko, ito yung nasa itong ginagawa. Mamaya pa pagkita natin. Yan, pa-45, diba? So, yan yung itsura ng SF-101 auto. Kung tatanungin nyo kung anong SF-101 auto, yan yung code ng mga nag-inom, nag-throat. Medyo. Yan. Meron kasi niyan 1112, may 1116, 1116 yun ang pang-hati. Pang-tawagin crossbar. So, kaya common ang maraming pinuputol dito yung 1112. Katignot na lang natin. Pero paano? Yung ating main frame ay ginamit natin 1112. May kasama kasing picture. Kaya nakikita niyo dyan yung 45. Pakita natin mas yun. So makikita mo yung 1111 auto, yung tinga niya, isa yung nakagroove, isa lang. I-compare natin dun sa 1206 yung pang crossbar natin. Nakikita natin. So yung sabihin natin ng 45 degrees. Yung mga isang salita niya nakapansa, kanto misa. So minsan ginagawa sinasabing
Mesa, misalnya kira kita having 45 degrees. Your shortcut natin 45 degrees. Kasi yung 45 degrees. O yun ang ginawa. Rapot ka na ang tutulog. Yung hamba at saka yung frame, saka natin i-45 or 45 degrees. So, kung sabihin nyo ba't pino 45, mas malinis, in same time, mas matibay ko sa So, at mas comfortable ko medyo sa 45. Pero kung sa tibay, mas matibay 45 talaga. Yan yung mga itsura na naka-45. Kaya yan, nakikita nyo yung tubular yan. Yun yung pinakamba natin. Itong isang tinutukang yan, amba yan. Ka-45 natin. So, yan o. Yung malaki, yan yung SF-11102. Yun ang pinakam-framing natin. Kung mapansin nyo, yung groove niya, isa lang. Yung makikita mo pa mamaya pag linagyan ng screen yan, makikita mo dyan, dyan didikit yung screen sa kaistoko natin. So, ano lang? Video ko lang. Mamaya iko ka yung self-correct natin yung papakita natin. Paano naman lalagyan ng banya ng plan. Okay, take note na ito pa, no? Yung framing natin, SF-11102. Yung pa naman natin, yung hamba naman natin, 1x1. Okay, sulat na lang ito pa. Kasi yan yung mga medyo magpangamay natin na ban. Yan, nakikita nyo yan, kahit di naka-45 yan, yan yung dun sa baba. So, yung sa kanila, sa kabila, sinata natin kanina, yun, naka-45, dun yun, what? Dun yun, ether. So, yun, tatama sa flooring. Yan, makikita mo. Kaya tatunin yung batin ka ni 45. Yan, dun, what? Tingnan mo yun sa baba. Yan. So, yun, simulan na sila ng mag-bracket yan. Yan, nakikita nyo yan. Yan, yan. Yan, nakikita nyo yung bracket na yan. Yan yung ang size niyan 1.5 by 1.8. So yan ang ginagamit natin. Pwede rin kami gumamit ng 1 by 1 by 1.8, pero mas dito kami comfortable sa 1.5 by 1.8 na tubular. Ito yung pabracket, ay angle bar, sorry, angle bar, pero mill finish lang kung tawagin yan. Angle bar 1.5 by 1.5 by 1.8 na mill finish, yun ang ginagamit mong bracket. Okay, pansin mo ka ito pa bago lalagay yung pan. Tusok-sok yung bracket natin. Binubutasan muna. Isa yan sa technique. So, pwede nyong gayahin yan. Technique na yan. Makita natin. So, yan. So, yan pala yung ginamit natin na blind rivets for the 6. Pero meron din kasing kwa niyan. Meron din kasing yan for the 4. Pero ginamit natin for the 6. Eksakto. Pero yung kwa niyan, yung kulay analog. Kulay nung screen natin. Yung kwa natin. Yun. Nakita ko pa, no? May hawak yan. So, tuloy tayo. Alis na. Alis na kamay. Alis. Yun. Alis. So, mapansin nyo ka ito pa, binabat at binabakatan nyo. May bakat na sa kabutan, ibinubutas. Isa yan sa technique para mas accurate yung panatid. Bulan na may aksyatan na. Matapos yung bulan, butasan, eksakto na kasi yan doon sa pool, sa panitid sa inuna yan. Butas doon sa pool. Yung mahirapan. Matatanungin naman niya kung bakit nandiyan sa tagiliran kasi hindi pwede ilagay yan sa gitna, tatamaan yung groove. Tingnan natin ulit, ah. But, binubutas, kinukan muna na binubutasan, same time, pagkabutas, yan. Binubutasan muna. Tapos, ilalagay yung angle bar. Baba na lang ito, tapos saka bubutas. Tutok-tutok ka muna. Tingnan natin. Yan o, binutasan. Pagkabutas niyan, eksakto yan doon sa tinuyo yun. Eksakto. So, yan, isa sa pamamaraan para eksakto yung ganito mo. Butasin muna. Butas. 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 Butas uli. In time. Butas niyan. Butas yan uli. Saka naman itutusok yan. Kung pala nilalagyan ng panyang bracket yung
kabilang sa dalawang side lang yung yung maiksi minsan doon sila naglalagay minsan doon matumat mahaba pero yung dalawang side lang naglalagay ang butasan may butas na lahat sasalamat back yan. Makita mo yung kamay niyan 45 ano ganda o sakto may butases niya yun butasan na yan kuting purpokpok naman para pero makakansin mo yung daliri na akala mo nakahawak lang yan nakadiin yan malakas diin yan hindi mo lang pansin yan o diin tapos barit so, dahil may butas na madali na ang bubutasan mo na lang yung bracket kapansin mo kamay na yan yung kamay na daliri yan mahigpa yan kailangan mahigpit para hindi gumalaw yung magkali yung dalawang joint na so, take note ha hindi lang hawak may pisil higpit pero pag naidikit na yung isang guan yung isang bracket okay na na rivet na isang bracket pwede mo na medyo luwagan na yung paghawak pero habang hindi pa kailangan mahigpit yung hawak yung mga may butas na may guide ka na hindi ka na mahirapan minsan kasi pag hindi binutasan yan walang guide yung pala nagpo ka na yan yan nag ba nagre-revis na yan si pa niya si Raymond isa naman nagbubutas kapag ni Raymond si Ting diba kabila lang puti pokok tigrik-tigrik yan na yung napot yan na yung napot tigrik natin butas butas yung so ang pagpisil pala ng kwan kung matalim pa yung ating riveters kailangan mga kwan lang mga tatlong pitik tatlong pisil kailangan putol na kasi kung makarami kami ibig sabihin mapurol na yung ating kwan yung flying rivet palitan muna. So, bago tayo magpatuloy ka to pa, shoutout muna kay Rulito Alano. Same time naman kay MLTV. Kumusta ka dyan, MLTV? Shoutout, shoutout. May time. Yan. Kay Jun Pan din. Shoutout din kay Jun Rogay. Papashoutout sa akin yan. Kasi, yan. Isa pa, si Cooking Kata. Ha? Coating, cooking gata recipes shout out din so, sige tuloy tayo sa pagkasimbol katrupa maya shout out naman tayo ulit habang naghahantay shout out ulit tayo kaya Nika May Guerrero at yung mga nagasubaybay ng YouTube channel thank you sa pagsubaybay ng YouTube channel sa support ng YouTube channel ni Papa B yan na yung kabuhan. So, ulitin natin, no? Yan na, nakikita nyo, yan yung frame, ang tawag dyan, SF101102. Paikot na yan. Yan yung pinakang main frame natin. So, yung pangkuhan niyan, yung panghati, tawag naman doon, SF102106. Yan. Kaya mo, una, yan yung 101102 section. SF101102. Ay! Yan si Aya. Alaga namin. Ito, yung sinasabi ko yan. Oh. Ito naman yung panghati natin. Ito yung section na to. Ito yung tawag natin SF102106. So, pakitake note natin. Pang crossbar. 102106. Yun. So, makikita mo sa 102106, yung pa niya, yung group niya, dalawa. Yan o. Oh, kabilaan. Kasi, pang cross, pang kwa natin, pang hati. So, kailangan yung kabila meron. Hindi gaya nung isip 1102, isa lang yung kanya, yung palikpik niya, yung group. Uy! Ba? Ganda na, no? Yan. Hati ko ka na ba yan? Yan, yan putol pa lang. Lalagyan, kakaltasan pa yan para pumasok doon sa kwa natin, yun, no? Yan, tanda natin. Lalagyan natin yan, no? May tanda. Yan yung alisin, mamaya. Pakita natin. Para magkasuot doon sa kwa natin, doon sa section natin na 101102. Ulitin natin na at medyo pagpapabit 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 natin
tawag niya isip 102-106. Yung frame natin, 101-106. SM. Screen frame. So, paalala pala, natin, paalala sa mga magulang, itong ginagawa natin ay mukhang masyadong mga panganib. So, pinapayon yung mga magulang, patubayan yung bata, huwag gayahin at medyo mo. Pantalang delikado mga bata ito. Ginagawa lang ito ng mga eksperto at marunong gumawa ng larang ng aluminum at pagkasin. Mga bata, huwag gayahin ito at medyo delikado. Pagkakin nyo na lang gawin. So, tuloy tayo. Inaalis yung banyang tank side. Tapos, parang ginugruban doon. Para madumigit doon sa kwan natin doon sa isip 1-1-1-1-2. Testing yan. Ayun. Mighty pattern. So, better i-pattern nyo para hindi gano. Exacto talaga. Walang mistakes. Bulog pa. After mga ganyan na yan, after mga kaltasan, yan yung kaltas natin. I-re-ribbit yan doon sa isip 1-1-1-2. Ang kuha natin, ulitin ko lang lang, take note nyo, bakit nakuha? Yung hamba natin, pwedeng 1x1 na tubular o 1x2 tubular. Ang ginamit natin na frame, main frame, ay SF1112. So nakikita nyo, ito yung, yan nakikita nyo kinikigil ni Ting. Yan naman yung SF1102106. Ito yung pang crossbar, pang ate, pang balagbag. Ayan. Kung paano may interconnect yan? Yan, sinukat na ni Teng. So, ang standard kasi nito, pag ito kasing ginawa natin, special one to, special order ng ating client. So, kung ginawa niya, dinalawan niya yung client. Pag daw siya yung haba. Yung dalawa. Pag pwede yung haba. Yung hati, kasi may aso raw siya. So, mas, para mas may red force yung hati. Tuko. Kaya, dinalawa. Makita nyo, dalawa yan. Pero ang standard natin nito, katropa, 3 feet talaga yan. Dimula dyan. Yan. Hanggang dito sa dulo. Kamera, punta ka dun sa dulo. Bilis, kamera. Kita mo. Bilis. Depende, pinakita ng kamera naman natin. Simula kasi dyan sa sunod sa kata ni Teng. Yan. Hanggang dyan sa, dito sa mic one na yan, yung mic room na yan. Hanggang dun sa baba. Kamera. Mamaya, pakita natin. Tingnan mo yung baba natin, ha. Ito yung pang-interconnect. Medyo kailangan pulsuhan kasi talagang pinang-pina yung kanyan, yung butas. So, pag namali ka kasi niyan, tingaw yung kwan mo, tinga. No? Pinang-pina, no? Yung butas na yan, no? So, kailangan talagang yung butas, eksakto yung pagbarihin na natin. Diyon ko kan sa yon sa labi ng kuan ng isip 1112 natin. Pwede pwedeng lumayo. O lumayo o lumapit, kailan na eksakto designated yan. So, yung mga veterans kasi niyan, hindi na yan gumagalaw. Pero pag baguhan ka lang, minsan nagkukanya, asa na si Raymond? Nawala yung katulong ni Nick. Nag-break time siguro, nag-vitamins. Dalawa, yan ang nakita nyo ito pa, yan ang dalawa. So, supposed to be yan, wala na yan. Yung pag-standard na ginagawa natin, wala na yan. So, request lang ito ng nagpagawa. So, siyempre, tutunod tayo doon sa may gusto. So, siyempre, pag may dagdag yan, dagdag din yung presyo. Kasi hindi wala na sa standard natin. So, willing naman magdagdag yung client natin. So, go! Eh, lagyan natin ng panibago. Yun lang naman, ano. So, pero bago tayo magkatulik ito pa, mag-shoutout ulit tayo. Shoutout ulit tayo kay Rose Bagayawa. May nagtatanong dito kung magkano yung screen. So, ay sliding window. So, binanggit ko na ata ito sa kanya. 141.20. Magkakalagay ng mga 6,000. So, nag-raise ka na. Pero kung marami, pwede pa bababa dyan. So, shoutout din kay Nika May Guerrero.
Hello, Mika. Kumusta na? Shout out, shout out. So, ngayon, nung nahati na kasi ni Ting, ito naman ang ginugupit niya, ito naman. Pag-record ulit, ito yung istuko. So, yung istuko, common nilalagay ito sa baba. Sa baba ng screen door. So, ang size kasi ng istuko nito, isang pyesa nito, 3 feet by 9 feet. So, kung ikaw magdi-design, kailangan mong makuha yan sa at least sa mapagtatlo mo. Kasi walang, ang pagkasi nito, kung minsan yung mga supplier nagbibinta rin ng cut size, pero kadalasan pinuka niya 3 by 3. So, kailangan, pag gawa ka nito, kung bago-bago ka lang sa ganitong industry, so kailangan tipit ang big, eksakto talagang putol. Kasi walang forfeit kung yung cut size. So, yung pagputol naman ito ng kuha natin, istuko. Ulit ha, ito isa sa pyesa natin, istuko. Kasama ito sa maraming materialis. Pinukupit. Pag wala kang gunting, minsan kinakayas ito, pwede rin. Kaso mas medyo matagal, pero possible. Parang hinuka niya. No? Inihiwa niya, dahan-dahan. Tayo Pinoy, maparaan. Kaya lahat pwede. 1, 2, 3. So, di ba? So, sige po. Pag nailagay na yan, kailangan tigyupi. Parang ipa-plancha mo doon sa groove. No? Mamaya lalagyan pa yan ng pagkakip. So, yung pagkuhan kasi, yung pag-yupi, may technique din yan. Yan no? Kasi minsan, nasusugatan yung tabi niya. No? Kaya medyo kailangan maingat tayo. Pero makita mo, dito no. So pag ang lagay mo pala niyan, parang force pa lang, sliding fit lang doon sa pagka kung paano man na-divide. Yung gamit niya. Sliding fit lang. Pag linagay mo yung istoko, eksaktuhan lang. Parang swabe lang. Hindi pwedeng makapos kasi hindi mo na mayupan. Hindi mo na maiyupi. Hindi mo na ma... Hindi mo na ma-fix doon pag tinapos ka. So, kaya ang sukat niya, labi-labi nung kuha nung time natin. Isip ko 102, saka yung isip. 102, 106. So, minsan tinatawag yan na sliding fit. Ibig sabihin, eksakto lang. Hindi, force fit, kasi mamalungkot din siya. Kumaga na muna yan. Kumaga na muna. So, shoutout ulit tayo. Tukatan mo doon mamaya yan. Tukatan mo doon mamaya. Sabarin niya ako. Yun. So, shoutout din pala. Nagpapashoutout sa akin. Sorry, ngayon lang kita ma-shoutout. Kabistak, Whitey. Parang sa kilid. Ha? Yang Itango. Kabistak, Whitey. Kamusta na? Anong pala din yan? Din shoutout din kaya Junicio Salon. Okay, tuloy tayo. Yan, Ting. Kinakyatan ni Ting. Talagang seryoso na to. So makapansin nyo, kung sukati mo yan, simula dun sa taas ng pagka-divide hanggang din sa baba niya, sa may panya. Yan, panya. Yung panya hanggang dun sa unang panya, unang hati. Kuha niyan. Standard yung mga 3 feet o 36 inches. Yan ang guha niya. So, ito naman sinata natin. Ito yung kung tawagin. Pakisulat na rin. Ito yung expanded wire. So, dalawa kasi size ng expanded wire. Isang 3 feet by 3 feet. Meron din na 3 feet by 4 feet. So, one lang ganyan o. Yan. O, yun. Behave lang kayo kasi nakakasugan yung paniwari. So, kaya yan, pinaalala lang ng mga tao, huwag gawin. Yung palo-palo na yan, pinapantay lang yan. Pinapakan pa ng paa. Kasi kung mo niya nakakuha, naka-rollo siya, so, para matuwid. Pinalo. So, huwag lang kasi nakakasugan yan. Pag napiti ka, sakit yan. So, marami ng sugat. Inabot ko niyan. So, yun sa taas naman, ito yung unahin natin, yung
pan di wire bago yung screen mist. So baka yan nandito ka, mauna, maunahin nyo. Kung first timer ka lang, unahin mo yung screen mist. So medyo mali yung sequence natin. So mas better unahin yung pan yung expanded wire. Tawagin to, ito, pakisulat ka to ba, no? Expanded wire. So, meron kasing ang premise nito. Ito yung expanded wire. Pero yun, dito, aluminum lahat yan, ito pa. So, kung tawagin to, analog. Pag sinabing analog kasi brown. So, angkot pala ng analog natin, it's a hotel alpha. So, minsan, kahit hindi mo ilagay analog, pag dinagay mo, it's a, understood na yan doon sa mga nag-supplier na analog. Ito yung ano yung clearance yung pagkukupit. So, eksakto lang doon sa kuhan. Doon sa ganun din. Kasi pag sumubra naman yan, mahirapan ka rin magkukupit. So, be careful. All kasi yan ay nakakasugat. Medyo magpumitik yan. Kaya minsan makita mo, dinadaganan. Kala mo yan, sinadya yan, dinaganan ng kuhan. Dinadaganan ng mabigat na bagay para hindi kumaliktad. Mapansin mo ka ito pa, yung mga diamond yan, may orientation yan para mabigat. So, yung diamond, naka-orient doon sa mataas, sa height, hindi sa width. So, kasi kung may orient, kung may kuhan mo yan, may lagay mo yun doon sa width, hindi maganda yung kuhan, yung pagka, yung kuhan niya, yung orientation ng diamond niya. So, yan yung kuhan. Mabilis. Hihi kasi ako niya. Buna ka agad. Yan, yung buna. Asan ka nating? Yan. So, naglalagay na tayo yung screen. Yun. Yan yung pinsahan. Pinsa pa yung sabi natin. Gulong. So, ginamit pala natin dyan. Minsan gumagamit tayo dyan ng vinyl number 2. Minsan naman, hindi pwede kasi sa supplier. Minsan, pag medyo payat, yung nabili, vinyl number 3, so dalawa. So, yung number 3 kasi minsan, pag hinila mo yan, yan, medyo possible naman. Matigas lang. O, nakita nyo? Inuna natin yung bonded wire, same time, yung screen mist naman. So, be careful lang kasi yung sa screen mist, pag natumalon yung kanatin, yung pag-ikot na yan, screen roller, minsan tinatawag yan screen roller. Pag tumalon yan, sira kagad yung pa natin. Tingnan naman natin kung paano teran niya. Ito naman screen mist. Ang clearance nito, hindi doon sa groove. Pampa, may clearance pa mga 1/4 niya. Kasi pag kinuha niya, pag tinamaan ng screen roller, papasok yan doon sa groove yan. Nababatak. Sabay lagay nung vinyl with vinyl. Pero pagdating kasi doon sa door, hindi naman kayang ikuan. Hindi naman kayang ikuan natin yan. Hindi roller ka. Hindi screwdriver. So yan, itong kuha na to, itong screen door na to, kung walang problema, siguro nabubo itong mga 2 hours to 3 hours. Yung mga expert, minsan 2 oras tapos na to eh. Kita mo yung seryoso masyado yung tingin. Tingin mo yung gupit natin. Tingin mo yung katropa, yung gupit natin kung kano yung clearance niya simula doon sa frame niya. So, kita gilin ano, sa taas. Natin, mabak, masyata natin. Camera, camera, ikot mo doon, ikot mo doon, camera. Camera, camera, di. Ang alin, sting. Yan palang gumagawa ng sitting niya, no? Yung assistant niya, si Raymond. Yung taga-camera, si Papa B. May laki, di ba, Kel? Ayaw, ayaw, ayaw.
Yan. Pagdating doon sa dulo, eh, kasi hindi naman maabot ng kuhan. Napansin yung kung paano distansya ng gupit niya. Doon sa kuhan, ang reference niya doon sa kuhan pa, sa ibabaw ng framing natin. May mga kuhan pa yan, may mga kuhan pa doon, mga one port. Hindi mo pwedeng gayahin doon kasing paggupit mo ng istoko. So ito may medyo malaki yung clearance, may clearance pa ito. Malapad pa yung clearance. So, figure po lang, yan pag-ikot na yan. Pag tumalong kasi yan, tamaan yung screen, reject, ulit-ulit. Ayan. Yung pang-ipit na yan, kilis na rin pala ka, tropa. Yan yung vinyl. Vinyl number 2. So, yung number 3, pwede rin kasi inihila lang yan. So, ang kuha na natin, ang materials natin, ulitin natin, no? SF11102. Tapos, nagamit pa rin tayo ng SF12106. So, naggamit din tayo ng expanded wire, screen mist, na yung pambracket natin, 1 1/2 by 1 1/2 by 1 8 na mill finish na angle bar. So, ibig sabihin ng mill finish, pambracket talaga. So, yeah. So, after nalagay na yung main ito natin, main materials, ito naman yung dinalagay nila, ito yung ito natin. Hinges, o bisagra. Bisagra, ano? Bisagra. O hinges. Sa English, hinges eh. So, hinges, it's I-N-G-E. Yun. Hotel, India, Nancy, Wolf, India. So, ang size niya, ito ba yan? Tingnan mo yan. Yung technique natin, yung makita mo yung iskwa natin, yung hinges, nakadikit dun sa kuhan. Isang side, ano? Ayan. So, kung saan ididikit yan doon sa pan, sa hampa. So, ang size pala niyan, ito pa, 1x2. Ay, sorry, 1x3. Kiro ka naman yung 1x3. So, ito niya yung kabuhan, ito pa. Nailagay niya yung hinges. Ayan, dalawa. Nagapit na natin, SF11102, SF12106, expanded wire, screen mist, saka naglagay na rin tayo ng hinges na 1x3. So, ginamit natin ng pang-ipit doon sa screen expanded wire sa screen mist ay vinyl number 2. Yan na yung kabuhan. Saka yung kumpala yung hamba natin, nagamit tayo ng 1x1. So, take note na lang ito pa. So, ginamit natin na yung ginamit natin na pivots for the 6. So, yan. Yan mga kasama dyan, ha. Yan, kapit, kapit. Tingnan ka ito ba? Kasi, pag ginabi yan, ibig sabihin may problema yung kakabitan para limpong yung buwan. Yung buwan natin, yung kakabitan namin dito. Yan. Yung buwan pala, yung pang-stopper nyan, kung tawagin natin, DW bumper. O, pag-isulat na lang ito ba? DW bumper. Kasi pare, walang hawak. So, yan na ba yung kinabit natin na tubular? 1x1. Yan. So, yan lang kasi gusto ng client. So, yan kasing hamba, yung may design, yung parang nakakabilog. So, hirap. So, yan yung kinakabit nila. Yan yung kuha natin. Yung DW bumper. Natin sa tagkaring ng photo. Naman, kuha natin. So, dalawa kasi ginawa namin dito. Kabilaan. Pagkakuha natin ito. Ipaparintahan nila. Kaya, kung ginamit pala natin kuhan dyan ng screw. M8x2. M8x2. Tawagin natin. Kaway pa na ipit. So, be careful. Talaga nakakaipit dyan. So, ang oras siguro nyan, mga kuha ng mga lasing po na. O, alas 4:30. Masyata natin ulit yung pakita natin. Yung DW-pamper. Yan. Yan o. Yun yung DW-pamper yung lalagay dyan. Dadampal yung kuha natin. Dadampal yung ating frame. Ang kuha natin ng screen. Para sealed na sealed talaga. So, yan kasi
kinakabitan natin, hindi yung pantay kasi may design yung hamba natin. Yan ang kinakabitan na kaya medyo komplikado. Yan ang yun. Yan ang yun. Yan yung binibuli ko. Kung pinapawi siya na si Ting, yun ang pagkakabit. Talaga. So, normal yan kasi dalawa lang pinakabit. So, para malapit na kasi sa amin, pinagtulungan na kasi para matapos na agad. Na. Scrubic pala ginamit natin dito. Madali kasi. Bago tayo magpatulik ito pa, kapag i-install natin, shoutout ulit tayo kay Karil Fortuna. Same time kay Guani, kay JB, si Bas. Si Bas. Same shoutout din kay Jerlis Clemente. Oh, yun, nagbutas na pala. So, yan, yun. Kita nyo katropa, yan linalagay na. Kung tawagin naman yan, Alpalac. So, yan, Alpalac kasi is optional yan. So, pwede kasing gawin yung barrel bolt. Pero ginamit dito, Alpalac. So, nagdandag ulit. Parang ko na. Kinagtanda ng tumilyo. Di nagari pa. So, yan kasi isa yan sa... Kasi inaalisan yan, parang inaalisan ng... Pinabari na kasi tatama dyan yung Alpalac natin sa stopper, kaya binabawasan. Katapos yung kikikili naman yan. Yan, isa sa maraan, pwedeng nagarin, pwedeng kikil-kikil. So, yung isa palang kuha natin, accessories, Alpalac. Pakiso na talaga ito pa, Alpalac. So, nagamit din pala tayong kuha dito, sealant. Kailagay mo rin kasi costing yan. Sealant. Din tayo. Gamit din tayo. So, yan kinakabit na yan yung Alpalac. So, be careful kayo sa Alpalac kasi hindi na focus yan ito ng mga gumagawa ng mga susi pag nawala talaga. So, yan kinagawa natin. Yan naman yung bended handle. Pakisulat na rin ito pa. Yan yung bended handle. So, aluminum din yan. So, ito naman isang ito. Ito na yung door closer. Pakisulat na rin ito pa. Door closer. So, ang nag-minsan yung clearance natin dito sa mga hamba, minsan nag-clearance natin ng 1-port, 1-port. Minsan naman 1-8, 1-8. So, depende doon sa kwan, depende doon sa sitwasyon kasi minsan yung hamba, hindi gaano malaki, ay hindi pantay yung pagkagawa. So, nag-clearance natin 1-8 para pagdating doon sa taas, minsan nakabukas, mag-1-port. So, depende doon sa sitwasyon. Pero, 1-port pwede pa, 1-8 pwede rin kasi may stopper naman. So, sa baba naman, be careful kayo kasi minsan nakaklibi yung flooring. So, maging observant. So, yung nagagawa dyan, medyo kailangan observant. Oh, asan yan? Parang natigil na. Oh. Yan. So, napindot pala yung push. So, yan ginagamit nila. Yan, pakisulat ka ito ba? Yan ang door closer. So, yung door closer kasi mayroon yung adjacent dito sa dulo. Makita natin baka i-adjust naman yan. Yun o, may lock pa. Plastic. Isang seat yan. Be careful kasi pag may mawalan ka dyan isang parts, wala ka, hindi ka na makakabili ng accessories niya. Maghanap ka na lang ng pamalit. Kita mo, mayroon yung kuhan, mayroon isang static, mayroon isang buo ka dyan. Ang purpose niya, pwedeng ma-adjust na dyan. Yung isa, static siya. Yung isa naman, yun ang complete. So, yan sa kabilang side na yan, ayan, naka-host din ang parang bilog, maliit. Yan yung adjustment, adjusting. Ganon, iniikot. So, counterclockwise, medyo pahina yung kwan niya. Yan. Kailangan kasi may hold dyan. Ulit, ha, itong ginamit natin, ito yung door closer kung tawagin natin. Tube time. Counterclockwise, medyo hina. Parang, uyuh, ginabi na. Ba't gabi na? Ano nangyari? Okay, tara. Yun. So, dahil kasi sa hindi pantay yung hamba, so, nahirapan mag-wan, nahirapan mag-align. Okay, ginabi. So, para naman natapos din, so, yan na yung kinatin. So, yan yung tawag natin, analog aluminum swing screen door. Composition na. Stoko, saka expanded wire. Yan, Rupa, thank you very much. So, ang
Yan ang kabuhan ng kuha natin. Paggawa ng screen door. Thank you very much. Sinamahan nyo naman si Papa B sa kabuhan ng ating vlog. So, kung may mga katanungan kayo, pakimesis na lang si Papa B. At, Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day.